Yexel, Yexel Sebastian. Sino ba itong batang to? Recently, ang dami ko nakita sa feed ko, no? Puro Yexel Sebastian, ganito, Yexel Sebastian, ganito. Sabi ko, na-intriga ako, no? So, tinignan natin kung what's the buzz all about. So, inalam ko muna kung sino mga ba ito si Yexel Sebastian. So, isa siyang sikat na personality, no? Isa siyang sikat na toy collector. Meron siyang toy museum. Isa rin siyang social media influencer just like me. Okay. So, recently, nag-tweet siya or nag-post siguro siya sa Facebook page niya na about having an X deal, looking for an X deal sa pagtaya ng kanyang second floor, no? Roofing, framing, tsaka flooring ng kanyang bahay sa Bulacan. Okay, so inaabot siya ng sandamakmak na bash. Grabe, nagbabasa lang ako. Sabi ko, ano meron? Okay, so inalam muna natin, gusto niya isponsoran ng ano, X deal. Okay, so meaning ng X deal is parang trade yan. Walang cash out, palitan lang either goods for service or service for service. Yun ang meaning ng X deal. Now, gusto niya i-offer niya ang kanyang ano, kanyang service na vlogging, no? Shout out, and siguro i-vouch niya yung architect or engineer na gagawa ng kanyang second floor ng kanyang bahay, no, sa Bulacan. Now, itong take ko, no, ako personally, I'm an engineer as well as a social media influencer din. I do vlogs sa YouTube, and of course, I think itong ginawa ni Yexel Sebastian is very, for me, very shameful. Okay? Personally, if you ask me, very shameful sa aming mga social media influencers, sa aming mga vloggers, mga content creators. Next time na pag sinabi mong content creators kami, parang walang value. Parang, ay mga ano to, nang-iisa to, mukhang pera, gustong mang-isa, gustong maghanap ng ex-deal, ayaw magbayad. I mean, yung negative impact na dinala nitong itong post ni Yexel Sebastian is, I feel very malaki impact niya. To the point na next time magiging parang pagsiraan mong ano ka, wala nang prestige ang pagiging content creator, no, and social media influencer. So, ito ang take ko, no, bilang on looking on the side naman ng engineer and architect, since I'm an engineer myself. Now, ang engineer, kami, mga lisensyado kami, no. So, kami mga engineers, we are licensed by the Professional Regulation Commission, and nag-exam kami, no, to take our licensure para to know, no, na talagang legit kami mga ano, mga profession namin, no. Kami, we offer our services. Like, kunwari, let's say civil engineer. We binabayaran mo ang yung skills, yung pag-design, yung mga how do you form the structures, and etc. Para, syempre, yun ang kabuhayan namin eh. Syempre, studying engineering is not really a walk in the park. Grabe, mahirap yun. Lalo na pagdating sa exam, it's not easy. Okay, so halos 6 months ka mag-review, etc. and etc. As well as architecture, mahirap din yan, equally hard. Okay, so binabayaran mo sa amin is yung services namin, yung knowledge namin, yung skills namin, in exchange for yung plan. Okay, building plan, flooring plan, roofing plan, kung ano man plan yon. Same din sa architect, so i-design niya. As well as siguro mga interior designer. Okay, so ang hinahanap ni Yexel Sebastian is trade, is X-deal. Gusto niya pati yung mga materials isasama na ng engineer, architect. Okay, so ito yung take ko. Ang X-deal mo with architect, hindi siya willing, no, gumastos ng mga materials. Kasi hindi naman siya may-ari nun eh. Let's say, for example, ang roof, bibili niya doon sa isang brand na to. Yung mga I-beam, bibili niya dito sa ibang brand na to, yung structural steel, yung mga faring, tapos flooring pa, wood planks, mga semento, ang dami mong gagamitin na materials, pintura. Okay, so ang feeling ko, ang mali ni Yexel is hindi siya dumiretso sa mga manufacturer, but okay, ang mga company, they look into yung value mo. Let's take for example ako. Tech vlogger ako. Normally I do gadgets, tech
tech and whatnots. So, kung nakipag-ex deal ako sa pintura, okay, in exchange for the paint na pipintura ko sa bahay ko, sa studio ko, chances of getting that ex deal is very slim since hindi niya nakikita ang value ko pagdating sa paint. Okay, so paint most likely kukuha siya ng mga influencer na interior designer, architect, yan ng mga pwede. Okay, pero tech is medyo sobrang lihis. Okay, so wala akong value doon sa ano, sa company yon. So most likely hindi ako papayagan. Same goes kay Yexel na isang toy collector, and most likely yan ang siguro mga binavlog niya. So tinitingnan ko ng mga vlog niya is more on mga toys, mga collection niya. So how can a company like mga pintura, mga bakal make an X deal with you? Eh wala ka naman doon sa linya ngayon. Yes, you have more than 4 million Facebook fans and mga 700,000 na YouTube followers. So I don't think na may makipag-ex deal sa'yo in terms na magbibigay ka ng shoutout, magbibigay ka ng paano nila tinayo yung structure. So, kumbaga, this is hindi mo linya eh. Hindi mo linya. So, it's hard to touch on this industry given na toy collector ka, toy enthusiast, then tatalon ka bigla into construction, building materials, interior designing. Kumbaga, I don't really see the connection, no? So, yes, maraming nag-bash sa'yo. So, I think you even defended yourself with this statement na hindi mo nang minamalit ang mga engineers and architect. Yes, you are looking for an X deal, but medyo feel ko nag-go overboard ka. Kasi ang architect engineers, all they can provide you is service. Yung knowledge nila, no? Magda-drawing sa CAD and ang mga materials most likely will come from the manufacturer. Siyempre, gagastos yung mga engineers na yun eh. Bibili ako ng semento, bibili ako ng bakal, bibili ako ng pintura, bibili ako ng roofing. Lahat yan kailangan bilhin. Ano pang babae ng architect? Ano pang babae ng engineer? Wala. Okay? Another thing, laborers, mga magtatayo. Ano pang babae nila? Hindi naman siguro magiging pagkain yung shoutout mo, diba? So, yun ang nakikita kong bash kay Yexel. So at the end ng story na to, masasabi ko sa inyo guys na sana ginawa ni Yexel, nakipag-usap na lang siya sa mga architect, maybe ask them for discounts, or probably maybe I'm not sure kung anong X-deal mabibigay niya eh, kapalit ng mga toys niya, kung collector nga ba yung ano, yung architect and engineer na yun. But hindi, you cannot really force the issue. Okay, so yes, I think he not only owes the architects and engineers an apology dito, but as well as yung mga fellow content creators niya for making this stunt na might look cool for you, pero sa aming mga content creators, we don't really see it cool. Kasi I think na sira ang pangalan ng mga influencers and content creators with this stunt. So most likely may mga companies na maging allergic sa mga content creators, mga influencers, mga people in the media na makipag-ex deal. So the word ex deal is medyo allergic ngayon after this happening. And guys, of course, disclaimer, it's just my two cents, okay? So if you like this video, don't forget to like, subscribe, and of course, click that bell icon so you don't miss any future videos here sa aking channel. I hope sana magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Paalam!